Sinong tanong dito? Halika dito, tanongin niyo ito. Pag-ibig yung subject niya. Hindi natin paano magsagot. Paano tayo magtanong? Pag-ibig po ang subject niya. Tanongin niyo tungkol sa pag-ibig. Yung sinabi niya kanina. Ha? Tanong. Pwede bang ibigin mo yung mga ribulto para masunod mo lang yung posisyon mo? Halimbawa lang. Ibig sabihin, kasi kanina, na-topic kanina eh. Ibig sabihin, ibigin mo yung mga taong kasama mo dun sa posisyon na kung saan ikaw ay nakapwesto ngayon. Kung ano yung ibigin nila, ibigin mo rin ba para masunod na yung gusto mo? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam wa rasulillah. Alhamdulillah. Ang Islam ho ay tuturo na maging sa nangyari sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga Quraysh sa mahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magdarasal kami sa inyo at magdarasal ka rin sa amin. Hanggang mababa yung aya, sabi ng Allah, mad'un bila min shaytan rajim, lakum dinukum waliyadin. Sa inyong pananampalataya ninyo at amin na aming pananampalataya. At ang ruling sa Islam tungkol sa pagpasok sa simbahan upang ikaw ay parting ng Islam, ang ruling na pangkalahatan o siguro sabi ng teacher natin, ito ay makruh. Makruh. Ibig sabihin ng makruh, hindi ka nais-nais. Anong dahilan? Bakit di ka nais-nais? Kung ikaw abutan ng kamatayan doon, maging sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay wala siyang inutos na sirain yung mga ribulto. Wala siyang, sabi na iulat, talagang wala siyang winasak na ribulto. At least meron ding naiulat na sa panahon na nagtagumpay ang Islam. At sa panahon din ni Omar bin Khattab, dumating siya sa Palestine, doon sa Masjid al-Aqsa. Hindi winasak ang simbahan. Sila ay nagpagawa ng simbahan doon sa kabila. Masjid. Ito'y paggalang sa simbahan. At ito po yung humigit ko muna na maaari ko pong i-share sa inyo. Samantala ngayon, maging simbahan ng Muslim, wasap. Simbahan ng hindi Muslim, wasap. Parang wala ng ano. Bale, ang ruling sa pagpasok sa simbahan, dahil sa pakanan ng pangkalahatan, ito'y makro, hindi po pumapasok sa haram. Makro. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna mal a'malu binniyyah. Wala nakakaalam ng laman ng puso ng tao. Opo. Tagdag to stand. Ayaw ko kung saan mo nabasa ang makro. Actually, ang mga four madhab, mayroon silang kanya-kanyang, yung sinabi ng makro, mayroon. Pero nagkakaisa sila lahat. Na basta may images, may idol, it's not makro. It's haram. Pupunta ka doon at manalangin doon. Nagkakaisa sila sa iyong sinabi ng makro kung walang picture. Pero magsasabi, okay, basta walang picture, pwede kayo pupunta doon. Okay. Ang tanong, bilang Muslim, pupunta ka doon for what? Huh? Example, nanonood ka ba? Insultuhin yung nanay mo. Manonood ka? Nanay mo, i-insultuhin sa harapan mo. Anong gagawin mo? Good. Sabi mo, brother, okay lang. I-insultuhin yung anak mo, i-insultuhin yung asawa mo sa harapan mo, ano gagawin mo? Magagalit ka, matutuwa? Magagalit. Yung pagdarasal sa harapan ng idol, sino i-insulto mo? Ang Diyos. Ang Diyos. Ano kayo? Although hindi ka nanalangin doon, pero kaharap mo yung ano, mayroon naman magsabi, wala daw idol doon. Yung mga alipores ni sister, ni brother, madam, madam. Sabi niya, wala daw images doon, idol. Makakita kayo, pakita kayo sa mundo, nga simbahan, katedral ng Katoliko na walang image, walang idol. Wala, lahat ay may idol. The mother of idols nandoon sa Batangas City, pinakamarami. Okay? Tapos tingnan mo, mga kapatid, kung insultuhin ang Allah, walang nagagalit, nagdidipinsa pa. Ang totoo lang, wallahi, yung mga taong nagdidipinsa sa ginagawa ng haram, magkasama kayo sa mga taong gumagawa ng haram. Haram ang pagpasok sa masjid,
at doon manalangin, nakaharap mo ang cross, karap mo ang mga idol. Iniunsulto, imagine, iniunsulto, ano bang pinakamalaking kasalanan? Shirk! Buti pa, sumama ka sa nang rape. Okay? Nanood ka, na manirape. It's okay. Better than that. Better than ano, sumama ka sa ano. May pumatay, sumaksak, binaril, nang hold up, sumama ka. What do you think? This is better, okay, mas okay ito, kaysa sumama ka, ha, na ni ano yun, nilapastangan nila si Allah. At nandoon ka. Alam mo nga si Allah ang Diyos. Sinabi nila nga, ikaw Hesus Kristo, anak ng Diyos. Sabi nga ng Allah, na ang tao pag sinasabi niya sa English, nga, if anyone who will utter that Jesus Christ is a son of God, the heavens and the earth will turn into ruin and asunder. Parang nayayanig, parang nasisira ang kalangitan at ang mundo kung sinong magsabi na ang Allah ay may anak. Sumama ka doon at sinabi niya, ikaw po ang anak ng Diyos. Tapos ganun ka pa. Baka nagsabi ka pa, amin. Ikaw Muslim. Kaya may amin din yung mga ano eh. May amin din. So, what? Iniinsulto ang Diyos mo sa harapan mo. Doon ka rin. Nagsabi ka rin ng amin. Although si Allah ang tinatawag mo siguro, pero pagsabi nilang amin, therefore, sasabihin mo rin amin. Dahil ano, pareho lang ang kahulugan sa amin ng Arabic at amin ng ano, the same ang kahulugan. So, yung mga kapatid, tinanong ko kanina si Dr. Muhammad Nader Ibel, tinanong ko siya yung tanong, ang mga Muslim papasok doon, sabi niya, sa Muslim, ang tama ay hindi papasok. Bawal po papasok. Dahil iwasan natin kung nandoon ang haram, layuan natin kung mayroong haram. Kung mayroon daw haram, layuan. Iwasan kung mayroong haram. Ang pinakamalaking haram, ibang sinasampan nandoon, lumapit ka doon. Ha? Parang, ay kasalanan lang ng sumisilip na babaeng naligo eh. Ha? Kasalanan, silipin mo yung babaeng naligo, basta kasalanan yun eh. Yun pang... Diyos mismo, doon nakahubad, nabitay pa sa cross, Diyos daw yan. Nandoon ka, nakabulat-lat yung mata mo. Hindi yan kasalanan. Mga kasalanan niya, brother, malaking kasalanan niya, na kalapastangan ng Allah. Nandoon ikaw. So, masabi ko, mayroon pang nag-comment, ito ay dagdag lamang, kaalaman. Dagdag. Ang sabi ng Prophet Muhammad SAW, sinabi niya, Kullu bani Adam, krataon, wa khairal khatain, at tawabod. Sinabi nga, ang lahat ng mga anak ni Adam magkakasala. Pero ang pinaka the best na may kasalanan, yung humihingi ng kapatawaran, bumalik loob. Pero ngayon, maraming sabi, sino ka brother? Wala ka bang kasalanan? Bakit pinupuna mo siya? Wala ka bang kasalanan? Anong ibig sabihin? Na wala nang pumupuna kung sinong gumagawa ng mali, sinong gumagawa ng haram. Well, hindi natin pupunain dahil may kasalanan tayo. Yung ba ang turo ng Allah? Anong sinasabi niya? Hadith o Quran sinabi na al-Islam at dinul nasiha. Prophet Muhammad SAW. At dinul Islam at dinul nasiha. Pag counseling, yung bang magtuturo sure. Kayo? Kung sabihin na, wala ka bang kasalanan? Ganun din. Silipin mo yung sarili mo. Bago ka mag-consent ng iba, mali po yun. Manalamin muna. Manalamin ka muna bago, mali po yun. Yan ugali po niyo ng mga kafir ganun. Sa mga Christian ganun po na. Pero sa mga Muslim, hindi. Kung ako'y nagkakasala, punahin mo ako. Dahil kung hindi mo ako pinupuna, kasama ka sa kasalanan. Supposing uminom ako ng alak, sarapan ng mga Muslim. Ngayon nanonood lang, hindi niyo ako pinupuna. Kasama kayo in the day of judgment, mananagot kayo sa akin. May nang rape, nandoon kayo, hindi niyo hinawakan. Ang mga rape, nanood kayo, kasama kayo sa parusa. Ang ibig sabihin, kung sinong gumagawa ng haram, nandoon ang mga Muslim, wala silang ginawa, pariho ang parusa ninyo. So tayo mga Muslim, kung anong ginagawa masama, pupunain natin. Hindi sabi na, bakit? Wala ka bang kasalanan? Kung ganun mang rason ang ibig sabihin, yung pala ang walang kasalanan, ang anghel ang pupuna. Dahil ang anghel lang ang walang kasalanan. Ha? Sabihin pala, perpekto ka ba? Eh mga kapatid, anong ibig sabihin pag perpekto ka ba? Ikaw ay perpekto? Ito ay hindi perpekto? Nako, kahit ang propeta hindi nagaganyan. Nga ay ang perfect human being, even the prophet. Ngayon, pag mayroon kang pinupuna, sabihin niya, perpekto ka ba? Wala ka bang kasalanan? Mali po yun. Hindi po yun ugali ng tunay na Muslim na nanampalataya sa Islam. Dahil kung mayroon magkasala, sabihin mo ang siya nagkasala.
kayo mga may pananampalataya, enjoy what is good and forbid what is bad. So, yung mga tao magsasabi, huwag kang pupuna dahil may kasalanan ka, hindi ka perfecto. Ito po ay malayo po sa katuruan ng Islam. Dito lang ako magtapos sa isang taong tinatanong, walang tanong sa iyo. Dito, halika dito.